sa tagal ng pagkawala niya, halatang may sakit. Dumalas na yung kanyang dialysis. Umaabot na sa 3 times a week. Siya na rin nagsasabi kung ano-anong mga sakit niya, no? Sabay-sabay, no? Yung dumi niya, hindi lumalabas. Yung kanyang kidney, apektado. Kaya dialysis ang ginagawa. Ang pinakahuling salita mula sa kanya at sa mga nasa paligid niya na yung kanyang kinakain, bumabalik sa lalamunan, sa esophagus, at nagiging cancer na. Yun ang pinakabagong paglupa sa mga dati niyang mga sakit. Tapos yung dugo niya marumi dahil lasinggero yan eh. At isa pang sakit niya yung spine na bale noong nagmumotorsiklo. At may problema pa sa nervous system, muscular nerves niya. Kaya panay pindot sa forehead niya o sa noo niya. Lipos na lipos yan ng sakit. Kaya tama naman yung sabi ng mga tao na no, dapat magpahinga yan. Pero may palagay din na si Duterte hindi lang dahil may sakit, kundi busy siya na nagbibilang ng kinurakot niya, ninakaw niya sa panahon ng COVID-19. Hundreds of billions ang nawala sa pamamagitan ng mga peking resibo, peking voucher, sa mga peking medical purchases. Peking resibo yan ginagamit. Sasabihin na nag-release ng pera para sa ayuda sa mga kawawang tao na walang trabaho, hanap buhay. Pagkatapos, ang sisisihin yung mga barangay officials pero ibinulsa nila Duterte at yung mga kasabot niyang nasa mas mataas na posisyon.